wonderful day to all beautiful people around the world. Uli po, Father God, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at patnubay sa aming buong pamilya, sa lahat ng aking mga viewers, sa aking mga subscribers, sa ating mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking small time channel. Ingat po kayo. Ganyan din po sa ating mga frontliners, sa ating mga OFWs na nasa iba't ibang dako ng daigdig. Mabuhay po tayo, ingat tayo sa coronavirus. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao. Sa aking mga bagong kaibigan, mga bagong viewers, welcome po kayo sa aking small time channel. Paki-likes, paki-subscribe yung hindi pa po nakakapag-subscribe, at pakipindot na rin po ng ating notification bell para sa ating pong mga next videos. At ito'y patungkol na rin po sa ating mga bago at lumang barya ng ating bansa at sa mga international coins at banknotes. Mga kabarya, galing na naman po ako kanina sa kanto sa mga tindahan para maghanap ng mga coins. Dati po, pag naglalakad ako, dire-diretso sa harapan tingin, bihirang tumingin sa ibaba. Pero ngayon, dahil ako ay collector na, coins collector, ang ginagawa ko po, mas malimit ang tingin ko sa baba. Kanina pong medyo maliliwag-liwanag na, ito po yung unang nakita ko, papunta pala ako sa mga tindahan. Ayan po ang nakita ko at tinignan ko po sa loob. Dahil ang alam ko nito ay may lalagyan ng pera panregalo sa Pasko. Siguro ito'y pumatak, napulot ko. Ayan po, walang laman. Sabi ko magandang koleksyon yan sa Pasko at pag may nagpuntahan malagyan ng pera. At yung pagbalik ko po, ito naman ang nakita ko. Yan, tuwan-tuwa ako, kumikislap. Pagbalik ko po ito nakita, sabi ko, naka-chain po yata ako ng gold. Ayan. Hindi ko alam kung ano ito, kung hikaw, kung ano, pagkalaking hikaw naman ere. Pero sad to say po, ay tinest ko po ito, tinesting ko kanina, gold-plated po pala. Kinalkal ko po ang tabihan at medyo pumuti po. Ayan siya, oh, sayang. Kala ko nakapamasko na ng gold. At yung mga barya po, ito pa yung nakuha ko. Old coin. Sorry po, pumatak. Na may taong 1997. Non-magnetic po ito. Next po ay old coin ulit. Non-magnetic. Year 2000. Jose Rizal. Next po ay old coin ulit, ng magnetic, 1996 1998. Bugbog na ito. Old coin ulit, ng magnetic. Ito po ay 2003, 1 peso, ng magnetic. Next po ay year 2002, ng magnetic din, 1 peso serisal. Medyo ganda-ganda rin ng kondisyon. At sumunod po ay toning na 5 peso na may taong year 2001. Kinokolekta ko na rin po yung mga ganito na paglipasa na ng panahon. Yan po, meron pa ulit 2005, 5 peso old coin. Next po ay 10 peso year 2011. Medyo magandang condition pa rin, collectable na rin po para sa akin. Next po ay 2001, non-magnetic ulit, 1 peso old coin. Next po ay 2002, non-magnetic ulit. Sunod po, madami ako nakuha ng non-magnetic. 1998 po, 1 peso Serizal old coin. Next po ay new generation coin, 5 peso na may taong 2000, sumunatin 19. Common lang po siya pero maganda pa rin ang kondisyon. At isa pa pong old design, new currency,
5 peso year 2019. At panghuli pong coin na nakuha ko, ito po yung year 2007, 1 peso. Magnetic po ito, semi hard to find daw po ito. Puno, number 4, sa 1 peso hard to find. At meron po tayo dito mga kabarya na bisita. Galing pa po ito sa Australia. Ayusin po natin para huwag magkala. Heto po siya. Bisita po natin ngayong umaga si Queen Elizabeth II. Australian dollar coin na may taong 1983. Basahin po natin ang features niya. Ang kanya pong country, Australia, Queen Elizabeth II, na may date pong 1952. Type, standard circulation coin, year 1984, value $1 or 1.00 AUD, equivalent to 35 peso PHP. Currency niya po ay dollar na may date na 1966. Ang kanya pong composition ay aluminum bronze. Kala ko nga gold na ito, aluminum bronze pala. At ang timbang niya po, yung bigat, ang weight niya po ay nasa 9 grams. Ang kanya naman pong thickness ay nasa 2.5 mm. Tanggalin po natin sa capsule. Ang kanya naman pong diameter ay nasa, ayun, maganda pong condition niya. Oh. Yan. Ang kanya pong diameter ay 25 mm. Ang shape niya po ay round, orientation medal alignment. Ang edge niya po, ayan po, ang ganda ng kanya edge. Ang kanyang gilid, 7 shooter, smooth segment between 7 readed segments na may ano po ito, 11 guhit o may 11 grooves. Ang kanya pong obverse ay ito po, ang second portrait of Queen Elizabeth facing right, wearing the girls of Great Britain and Ireland tiara. Nakalettering po dito, Elizabeth Australia, Elizabeth II, Australia, 1985. Ayan po, 1985. Designer po nito ay si Arnold Machine. Ang kanya naman pong reverse ay Mabo Pros, 5 Kangaroos denomination, at nakalettering po ang $1. Ang designer naman po nito ay si Stewart Devlin, na mali ang tingin ko kanina. Ang tingin ko kanina 1983. Pasensya na, malabo na talaga ang mata ng inyong lingkod na senior citizen. So, yan po. At ang value po nito ay palibasa nga nagkamali ng tingin, 1983 ang hinahanap ko, ay wala po akong nakitang update price nito, yung 1983. Ito pala po ay palibasa malabo na, pasensya na, ay 1985. Sorry po ha, pamali-mali na naman ako. At ang price update po nito sa Numista ay, ang nakita ko po ay yung 1984. Ang hinahanap ko 1983, ay 1985 pala po itong hawak ko. Ay ang uncirculated po ni, ng 1984 ay 170.17. Siguro ay pwedeng ganito rin ang presyo na ng 1985 sa Numista price. Pasensya na po, talagang nagkamali. 1985 pala talaga ito, hindi 1983. Dahil yung 1983 po nito ay missing. Wala pong price update na makikita kahit sa eBay o sa Numista. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood.
Sana po meron din po kayong naitatabi nito sapagkat napakaganda pong tingnan, pagmasdan at kolekta nito mga kangaroo, pad kangaroos. Sana ay may napulot po tayong konting impormasyon at kaalaman dito sa $1 Australian coin. Uli po, maraming maraming salamat po. God bless to all.